Totoo ba, Sadrak, Mesak at Abednego, na hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos na sumasamba sa ribultong ginto na aking ipinagawa? Bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon para lumuhod at sambahin ang imaing ipinagawa ko. Kung hindi, ibahagis ko kayong tatlo sa naglalagablab na pugon! At sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa mga kamay ko? Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon. At ililigtas niya kami mula sa inyong mga kamay. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Painitin ang pugon ng 7 beses sa normal nitong temperatura! Kunin sila! Ngayon din! Tala! Ikabusta sila! Binigay ko na sa inyo ang lahat ng pagkakataon, pero naubos na talaga ang pasensya ko! Ihulog na sila ngayon sa pugon! Huli na tayo. Wala na sila. Wala na sila. Tama ka, Apsu. Ito ang mangyayari pag sumuway ka sa utos ng hari. Anong tinitignan niya? Ewan, hindi ko makita. Lapit tayo! Hindi ba 3 tao lamang ang inihagis sa gitna ng apoy? Tignan nyo! Bakit 4 ang nakikita kong walang kapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? Ano? At ang isa sa kanila ay parang Diyos. Sino yung nasa loob ng kasama nila? Sinabi ni Abednego sa hari na ililigtas sila ng Diyos mula sa pugon. Kung ganun, siya nga ang Diyos. Lumabas kayo riyan at halik kayo rito, mga lingkod na katas-taas ang Diyos! Purihin ang Diyos ni Sadrak, Mesak at Abednego. Isinugo niya ang kanyang mga anghel upang iligtas sa mga lingkod niyang ito na ganap na sumasampalataya sa kanya. Hindi sinunod ang mga ito ang aking utos. Ginusto pa nila sila ihagis sa apoy kesa sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ipinag-uutos ko, sino man mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos, ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Ano ba tumahimik ka nga dyan? Sapagkat walang Diyos na mapagliligtas katulad ng kanilang Diyos!